Tidak apa saya. Tidak apa. Tidak ada apa untuk anda. Upah kita sangat kacau. Jika waktu hari menjadi indah, tolonglah kami makapagpatawad sa lahat ng mga nakasasakit sa amin at manimas maunawain sa mga tao na hirapan sa bahay. Sa ganitong paraan, kailangan na namin ang aming mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at kapagligtas. Hinihingi namin ito sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Sumigaw ka, Israel. Magalakan ang
Magigiyak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagliliwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdating ng mga
batid din ang mga publikano upang pamigyan dahil tinanong nila sa kanya, Guru, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kang sumingin ng ihip sa dapat singinin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong mamihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimigot o ng pagpaparapat ng dito. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng maraming siwal na kanilang inihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binigyan niya na po kayo sa tubig, ngunit ng tao din nakasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa Apol. Siya ay makapangyarihan kaysa amin. At hindi ako karaman dapat magkalap ng tali ng kanyang pagyapa. Awag niya ang kanyang talagay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigger sa kanyang pamahid. Ngunit ang iba'y susunugin sa ako na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinangaraw ni Marcos ang mga tao sa kanyang pagpapahalam ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang linggo na Gaudete. Ang linggo na pagsasaya. Rejoicing. Paano yun na kung saan ay ipinamamanig sa atin ang buong nagkapag, kulay pink. Dalawang beses na kung tayo ang sunod ng pink sa liturgyal ng simbahan. Yung ngayon, yung ikatlong linggo na Adyerno at isa sa mga likuling na Kwaresma. Tawag naman natin doon ay Laudate. Ngayon, sabi na namin ay pink. Pero marami mo tayo may sabi sa kulay na pink, pero isa po ito ay ito po pa rin ay shades of violet na haluan lamang ang puting bilang pagpapaalala sa amin, sa ating paghihintay. Kasi may mga tao na iinip dawa ng kanilang paghihintay. Sabi nga rin ngayon ay sobrang traffic ngayong panahon na ito ng Pasko. Katagawang gawa ng Pasko sa Manila. Naiinip. Pero bahagi yun ang pagpapaalala sa amin na dawa ng pagkainip na ito ay huwag umandong sa pagkainis. Yung maghintay namin sa pagkainip ng ating Panginoon Jesucristo ay kung tawagin natin ay unhelpful anticipation. Isang paghihintay na may kalapit ng kagalakan. Bakit? Dahil nandun na ang Panginoon tagapagligtas. Ay, ito po yung huwag natin kalimutan na ating inaalala ngayon ng panahonan na ang kanyang pagdating sa Pasko ng Pagsila. Bahagi mo naman yung pag-iwas na next Sunday ay makita po natin ay malapit na yung panahon ng Pasko. Kaya ang sabi na natin sa ating paghihintay ay narito yung kagalakan. Yung kagalakan na ito na nawa ko ay huwag mawala. Kasi yung kagalakan na ito ay
sa pagkilos ko ng tao sa daliling na ito. Pero kung malasang tao nagkakarap, marami siya nagagawa. Pero kung mapapansin natin, sa ibang mayroon na natin na mga tao, ay ang mga tao ay naglalaro pa sa Jerusalem patungo sa Jericho. Yan po ay naging limang milya malayo. Nilalakad nila. Kaya, bakit? Dahil sa gusto nila magpapinyag kay Juan Bautista. Sabi, kung tawagin mo natin na hindi nila, hindi maayos, kung aming po, ikaw mag-work sa kilangan nila, sa ating mga pito, ito ang mga membro, naglalakad, magpapinyag lamang kay Juan Bautista. Naalala ko na yun, siguro ko mga 20 years ago, may mga lugar sa akin na hindi pa ako patulad ngayon, may talagang salitado. Pero may mga karanasan ko ako na talaga nakakita ko na may mga tao naglalakad. Kilometro ang layo para lamang makapagsimba. Hindi na ako sa panahon ng simbang gabi, ha? Pagkaman, maraming na ako sa simbang gabi, ha? Makapagsimba every Sunday. Every Sunday. Ngayon sa atin, ay halos lahat ng DVDs namin ngayon ay mayroong chapel. May misa. Pero kung isa tayo ay pinatapan pa, pero hindi ba gusto pa ng mas malayo? Pero yung sabi, makita ko natin yung pag-alakan. Huwag mawala yung pag-alakan na ito. Kasi ito yung nagbibigay ng lakas sa ating pagtiro sa daliging na ito. At kung isa mo, maling bahagi yun ng ating karanasan sa daliging na ito. Sabi nga, yung realidad na nakita natin sa daliging na ito, na may mga pangyayari na kung minsan ay nais na sirahin yung kagalakan na ito sa ating puso, maaaring nawa ng sakuna yung mga lumanas ng matitindig bagyo patulad ni Yolanda, patulad ng Montoy ay minsan ay ang mga tao ay talagang nagbubo na wala yung sigla sa kanilang puso at yung kanilang kalalakan. Gawa mo mga sakuna. Patulad nila yung bawa ng mga krimen. Maging biktima ng krimen ay nawala kung isa yung kalalakan sa kanilang puso. Yung may ginawa ng masama ng kanilang kapwa-tao. Ito po ay pinagkama kasi mga insidente na kuminsan. Kaya mga kuminsan ang sabi ni Gwen, patuloy ka na kayo tama na ngayon ang Pilipinas daw para kang sumunod ang mga tao. Kinakailangan daw natin ng isang diktador. Alam mo, sana po yung mga pagkakata ay lalo-lalo na kung nakaranas na marsya mo, isa na po ay maging bahagi nyo na kung saan ay maturuan natin ang kasalukuyang generasyon na hindi mo sa pamamagitan ng tao. Dapat tayo sumunod at gawin natin ng mabuti. Doon po yung pinahayag natin sa mga pagbasa sa aklat ni Sophonias, yung sabi ko, Zion, Israel, huwag kayong manakot. Hindi dapat tayo magpapadala sa tao at hindi dapat ang pagkilos natin. Kaya kailangan gagawa ng kabutihan ay gawa ng manakot. Hindi yung tama ng aming pamantayan. Ano? The joy. The joy of the gospel. Yun po yung sabi ng Pope Francis sa kanyang apostolic exhortation.
Magawa mo yung ebanghelyo, ay doon na. Tadala ka lang. That works, that will not work. That's what brings us joy. Pero nais yung i-reiterate ni Paul Francis sa mga apostolic exhortation na ginagawa lang ng the joy of the gospel. Para makita ko natin ano, na ito yung banal ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito yung ating hinihinta. Ang pagdating ng Mesiyas. Yung kalalakan na kung saan ay dumating sa atin ng pagliligtas. And this is clearly illustrated in our gospel today. Pero mo mga tao, pupunta kayo ang bautista. Sa pag-aakala nila, kano, na si Juan Bautista na yung darating. Pero alam nila, darating na yung masaya sa pamalit ng sila ng pagkaulawa o sinin ko. Pero dahil sa anticipation of the coming of the Messiah, handa sila. Hindi lang sila handa lumakad mula Jerusalem at si Batibang Panig ng Israel para pumunta kay Juan Bautista. Ano ba sabi nila? Ang tanong sila, ano ang gagawin ko? So, binigyan ko ni Juan Bautista ay bigyan sa mga dapat namin gawin. Pero isyon ko ito'y gagawin ng pagpapakabuti. Hindi tayo nagpapakabuti gawa lang tayo ng takot. Nagpapakabuti tayo gawa lang naroon ang Diyos na nagpapagpapas. Nakikita natin yung kalalakan ng dulo ng Kristo kung sinila sa sarsakan sa Bethlehem. Kaya kung umatid yung isa eh, ayari ko na balikan natin yung aming ibanghelyo sa araw na ito, no? May mga tao ng tanong, Guru, ano pong dapat namin gawin? Ito yung una ang nagtanong sa kanyang mga pagkutano. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong sumingil ng higit sa tapang singilin. Mga kawan, magtanong din. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong manghihingi kaniluman sa pamamaraan ng pag-iinig o ng pagpaparata ng dito doon. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sa mga bahagi mo na kung saan ay pinahalan na, kung mayroon kang dalawang paro, bigyan mo ang isa. Ang wala, gaya din ang doon ng mga kulit na lang tama nila yung kagalaan ng kaluro ng paghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya kung paghihintay natin yung kagalaan, ano yung kapag-usang tao yung nagawala? Ay marami yung magagawa. Sabi ko ako yung mga pagkakataon na kung isa ay nakumis na murahin yung kagalakan ito sa aming puso. Kung daw lang napatid ko, sakuna, krimen, biktima na masasakang tao, ay kumisan ay ano yung nalang ano yung pinapalito sa kagalakan? Takot at galit. Yun ang nakumis na gawin yung iba. Yun ang pamamaraan. Hindi po ito mga Kristiyano na yung takot at galit. Bakit? Sabi na eh, kumisan, may nakausap ako. Sabi sa akin, Father, kaya pala masasabi yan. Kasi, ay hindi ka lumalas, hindi ka naging biktima ng karahasan. Sabi mo naman sa kanya, maging biktima ka man ng karahasan o hindi. Kung ang taong gumawa sa iyo ng masama, o sa iyo o sa iyong pamilya, ay gawin mo rin ng masama. Yun yung batas ng higit sa higit. Ang sabi ko sa kanya ay, may kayang na pa sa iyo. Hindi ba na naging katulad ka rin na masama? Hindi ka rin naging mabuti?
Kasi ginawa niya ng masama. So ano ginawa mo? Ginawa niya rin siya ng masama. You are not better than him. Hindi ka mas matigil niya sa kanya. Nakunan ka rin niya ng masama. At kapag niya ginawa niya ng masama, hindi mo na magagawa yung hindi mo na magbabalik yung ginawa niya ng masama sa iyo. Nagawa mo lang siya ng masama. Kasi ginawa ka ng masama. Wala roon ang elemento ng pagiging Kristiyano. So, bahagi yung makusahan ay ano lang ang naiturong sa'yo. Naging masama ka na. Kung kasi hindi ka naiturong sa'yo, lalo ko sa mamama. Kaya, hindi mo dapat nawala yung kagalakan na ito sa ating puso. Na parang katulad ko ng mga tao na lumabot iwan ng pista, na nagdaman-daman doon, na ay silang paglabanan ng lahat ng pagkilos ng kasamaan, kahit na sa bigla ng kanyang kasamaan. Hanggang na yan po yung ating paniniwala na si Kristo ay dumarating sa ating bigla. Ito po yung ating pinag-aandaan. Si Kristo na dumarating sa ating pag-iwiwang ng panahon ng kapasuhan. Tanging sa Jesus lamang ang pagbibigay sa ating ng kagalakan sa ating mga puso. Kahit ako sa mga na tayo ay ginagawa ng masama. Doon lamang natin higit na makikita. Kaya ito yung pinakailangan natin higit sa buong kapal. Panginoon, bigyan mo ako ng ganitong kagalakan. At ito yung kagalakan nito na matagpuan ko sa Jesus. So ano ngayon yung pagawa ng mabuti? Yung pagawa ng mabuti sa kita ng pagawa ng masama. Hindi sa kanya. Kung ayaw mo lang ang pagpunta sa impyerno, nagkaroon mo itong ginagawa ng masama. Nandun, nagbundulayan sa kagalakan ng pagkatagpuan kay Kristo. Dahil sa atin, sinilang, hindi lamang sa sarasapan ng Bethlehem, 2015 years ago. Ngunit, dahil si Jesus ay isinilang mismo sa puso mo, yun ang magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan na magiging lakas mo sa pagtahan sa dibdib na ito. Kinakailangan, ang Diyos ay isina sa puso mo at sa puso mo. Kinakailangan ko maramdaman natin na ang Diyos ay nasa atin, isinisilang natin sa ating mga puso. Doon lamang tayo makagagawa ng kabutihan. Makagagawa at may kagagawa natin katulad ng mga tao kung maraming tingal magkista. Ano po? Ang kagawalan. Kung wala si Kristo sa ating puso, hindi natin magagawa ang mga ipinamamalik sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. At maging maliwanag kung wala si Kristo ang magiging dahilan ng ating pagdulo sa dibdib na ito. It is the door na huwag natin kalimutan sa ating pagpamukuhan sa dibdib na ito. Bakit? Natagpuan natin si Kristo. Si Kristo nagbibigay sa ating kagalakan. Ito yung mabuting balita. Ito yung nagbibigay ng kagalakan sa ating pagdulo sa dibdib na ito. Ang Diyos na isinilang sa gitna natin. Dito mismo, ngayon, sa ating mga damdamin at sa ating pamumuhay. At yan po yung ipinalangin natin sa harapan ng Panginoon. At yan, napapakita po natin. Eh, siguro po yung magagawa natin na mula po yung mga ginawa ng mga tao sa banal na kasulatan. Kinakailangan matagpuan natin ang pinagkagalingan ng kagalakan na wala pa kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung tinatawag namin perfect. Yung mga
Siba ko. Kasi kaya ka lang sumusunod kung ano ang tao. Ano yung tunay na pananampalataya? Kayo yung sumusunod gawa na rin naman ko ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya hindi na rin. Hindi na rin makukuha ito kahit saan. Makukuha na ako natin ito kay Jesus. Lalo-lalo na ako ngayon, ngayong taong na yun, hindi na nagahalang sa ating Papa bilang pagod ng Awa. Hinihinga niyo sa harapan ng Pahong na Papa. Manangkapan natin yung kanyang Awa na magbibigay sa atin na kagalakan na siyang magbubunsod sa atin upang isa matupangan natin ang kanyang mga utos. Sumasampalataya ako sa Diyos sa pangalaman sa lahat na may gawa ng damang tatupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, iisa ka lang ng Diyos, Panginoon at Lord. Nagdadoon tayo sa lahat ng Espiritu Santo. Ibinanggit ng Santa Maria ng Biyen. Ibinanggit sa akin po si Pilato. Ibinanggit sa krus na batay at itibig. Nanawag sa Lord at Lord pa. Na may dalawang araw na buhay na pag-uli, bumamiyak sa lahat. Diyos, pamamiyakin sa lahat. Doon, magpumula ko na ito ang buhay sa buhay at matang tao. Subasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa badalang sagpahan ng Korda, sa kasamaan ng mga badal, sa matawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli ng matang tao, at sa buhay ng mga badal. Isa ang nabinali na lagi mula ang nanahalin at ilaming dati na lagi mula ang pangailangan sa Panginoon. Buong tiwala natin inalagi sa Diyos Ama. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Tulungan mo sa mga panahon ito ng pagbibira ay magtulong kami ng pag-asa at pag-alakan. At malamit kami ipamahali ang mga ito sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at pag-alakan. Upang magsikap ang aming mga pinuno sa simbahan at sa pamahalaan para sa pagkakaisa ng buong bayan sa Espiritu ng Pagtuhanan, katapatan, tiyan at makalimutan ko ang proseso. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Upang magkaroon kami ng lakas na loob, na daligtan ang katiwalaan. Pangingigit, maling pagpaparana sa kapwa, at pagwawaldan sa pera ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Upang Awa, bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliran, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Upang ang mga naglalakbay ngayon
ang mga may sakit ay makatanggap ng paghihilom at ang mga umangaw na ay manahan sa kaligayahan ng palagatan. Manalangin.